Ngayon naman ay dako tayo sa kabanata 59 na pinamagatang ang mga mapagpanggap. So sino-sino ba ang tinutukoy dito? Alamin muna natin ang mga tauhan. Una, ang mga praile, alam na natin yung kung sino-sino sila, at ang mga mamamayan. Tapos ang malagim na pagdakip ng mga tulisan dahil sa kanilang paglusob. Alam mo ba mga anak na ang pangyayari ay lihim na ipinarating sa Maynila? Bakit lihim? Kasi ito ay may 1,000 pinag-iba ang hugis na pinaniwalaan agad. Matapos ang 36 na oras, sinuri, binago, dinagdagan. Ang balita mga anak ay tuluyan ng inilathala sa madla. Nung ito'y nailathala at nabasa ng mga tao, yun naman ang pinaniniwalaan nila. Kaya nga sinasabi natin na 1,000 ang pinag-iba ng hugis. Bakit kaya? Ano ba ang ibig sabihin nito? Sapagkat ang balita ay nabuo ayon sa simbuyo ng damdamin at sariling pag-aakala ng bawat isa. Ibig sabihin mga anak, nasaan ngayon ang panig? Nasaan ang panig ng balita? Nasa kapangyarihan. Bakit natin nasabi? Kasi mga anak, lihim na ipinapabatid. Ibig sabihin, kung ano lang ang dapat na ilagay sa balita, yun lang dapat ang mabasa. Samantala mga anak, sa kumbento naman, okay? Natutuwa ang mga pari. Okay, sila ay nagbunye. Bakit kaya? Dahil sa mga nahuli. Ibig sabihin, ang mga pari ay may lihim, okay? Na pinag-uusapan. Kaya naman, kahit ang mga pari sa ibang lalawigan ay dumalaw sa kumbento sa bayan ng San Diego. Anong meron? Sila ay may lihim na pagpupulong. Samantala, ang ibang pari naman ay nagsadya talaga na pumunta doon upang maghandog. Ayan, kanino kaya sila maghahandog? Maghandog ng kanilang tulong sa pamahalaan. Okay? So, ibig sabihin mga anak, may pinapalabas sila na nais na mangyari. Kaya naman, makikita sa kilos ng mga pari dahil kung wala, bakit ang kanilang pagpupulong ay lihim. Pangalawa, silang lahat ay natutuwa sa mga naganap sa kapaligiran. Isa sa mga usapan sa loob ng kumbento ay tungkol kay Padre Salve. Kumbaga, ang pari na ito ay bidang-bida sa lahat. Samantala, sa ibang kumbento naman ay pinag-usapan nila yung mga nag-aaral na Hesuita. At higit sa lahat, sa Ateneo daw, lumabas ang maraming pilibustero. Samantala, sa bahay naman ni Kapitan Tinong, ito yung ikalawa ha, lagyan natin number 2. Sa bahay ni Kapitan Tinong, kung naalala nyo si Kapitan Tinong, ito yung kapitan na inanyayahan niya si Ibarra ng isang pananghalian. Pero hindi nakapunta o nakadalo si Ibarra kasi ang nais lang ni Kapitan Tinong ay maging kaklose niya ang binata. Ngayon, itong si Kapitan Tinong ay kausap niya ang kanyang asawa na si Kapitana Tinchang. Ano ang kanilang pinag-uusapan? Mga anak, sila ay nagtatalo. Bakit sila nagtatalo? Ukol kay Crisostomo Ibarra sa harap mismo ng kanilang mga anak na dalaga. Kaya yung mga anak nila, naririnig ang kanilang pagtatalo. Kaya hindi maiwasan na matakot. Eh bakit nga ba natakot ang kanyang mga anak? Kasi ang pinag-uusapan nila ay tungkol kay Crisostomo Ibarra. Ibig sabihin, nagsisisihan sila. Kaya nga sabi ni Kapitana Tinchang, ayan ang sinasabi ko sa iyo. Dumidikit-dikit ka pa kay Ibarra. O ngayon, anong napala mo? Ngayon ako ang bibigyan mo ng sala. Samantalang ikaw ang nagpayo sa akin na dapat kong lapitan si Ibarra. Kasi ang sabi mo, mayaman siya. Kailangan makipagkaibigan ako sa mayaman.
Tapos ngayon, sisisihin mo ako. Ang sabi naman ng kanyang asawa, oo nga, sinabi ko yon. Kasi wala kang ibang ginawa kundi purihin ang binata. Malay ko ba na ganun yon? Sa madaling salita, mga anak, ang kanilang usapan ay itinakwil na nila si Ibarra. Bakit kaya ganito ang usapan? Bawal na bawal kasi malaman o mabalitaan ng pamahalaan kung sino ang naging malapit ni Ibarra, kung sino yung mga nakakausap. Bakit? Kasi pati sila ay madadamay. Kaya ang usapan ng mag-asawa ay ganoon na lamang, itinatanggi na nila sa isa't isa. Ito namang si Kapitan Tinong, makikita natin sa kanyang mukha na tila nagsisisi, kaya kunot pa ang noo at napapahaplo sa kanyang batok. Dahil sa labis na takot ni Kapitan Tin Chang, ang sabi nito sa asawa na ngayon din daw ay haharap siya sa Kapitan General upang ihandog ang kanyang paglilingkod ng buong puso. At sinabi pa niya sa asawa, okay, na nakalagay daw sa dyaryo na ang lahat ng mga nagtataksil sa pamahalaan ay tutumbasan ng bagsik at bigat ng mga batas. Magsasalita pa sana si Kapitan Tinong, pero sinapupo na ang kanyang bibig nito at sinabi, subukan mong banggitin ang pangalan na iyan. Ngayon at ngayon din ay mabibitay ka sa bagumbayan. Nahinto lang ang kanilang pagtatalo nang dumating ang pinsan ni Kapitan Tin Chang na si Don Primitibo. Ayan. At ang sabi nito, mabuti naman at dumating ka, insan. Payuhan mo nga kami kung ano ang dapat gawin. Kaya itong si Don Primitibo, pinayuhan niya na dapat hindi daw ginawa ni Kapitan Tinong ang makipagkaibigan kay Ibarra. Sapagkat ayon kay Don Primitibo, ang banal daw ay napaparusahan dahil sa mga kasalanan. Kaya ang maipapayo lang daw niya ay ihanda ang sarili ni Kapitan Tinong sa anumang mangyari. Dahil sa narinig sa pinsan ni Kapitan Tin Chang, si Kapitan Tinong ay nahimatay. Ang ginawa naman ng kanyang asawa, umiyak ng umiyak at wag daw munang mamatay kasi may huhuli pa sa kanya. Para maibalik ang katinuan, okay, o ang malay ni Kapitan Tinong, winisikan siya nito ng tubig. Kaya bumalik naman ito. Itong si Kapitan Tin Chang, nabanggit niya tuloy na dadalhan daw niya ang Kapitan General ng isang singsing. Yung regalong dadalhin daw ni Kapitan Tin Chang ay bilang pamasko. Pero ang katotohanan, isang buwan pa bago ang Pasko. Bakit ginagawa yan ni Kapitan Tin Chang? Para mailigtas, para mapatawad daw ang kanyang asawa. Samantala, pagdating naman sa lugar ng Intramuros, ang usap-usapan naman dito ay, ayon sa kanila, ang Kapitan General daw ay galit kay Crisostomo Ibarra. Bakit daw? Kasi ayon din sa kanila na matapos daw pakitaan ng kabutihan ng Kapitan General si Crisostomo Ibarra, ay kawalang hiyaan pa daw ang igaganti ng binata. Kaya ang sabi daw, talagang ang mga Indio ay walang utang na loob. Yun naman ay usap-usapan, mga anak. Samantalang, sa iba naman na nakakarinig, ayon sa kanila ha, ang bahay paaralan daw na pinagawa ni Ibarra ay ginawa talaga para gawing kuta ng mga tulisan. Ibig sabihin, iba-ibang mga sabi-sabi, iba-ibang mga paniniwala, iba-ibang mga lumalabas na balita. Okay. Kaya, hindi rin nakaligtas sa mga tao ang tungkol sa ginawa ni Kapitan Tin Chang. Okay? Ang sabi ng mga tao na, o ngayon naghahandog si Kapitan Tin Chang na sing-sing para mailigtas ang kasalanan ng kanyang asawa. Mula sa maghapong usap-usapan, naging gabi hanggang sa ang mga tao ay tuluyan ng makatulog. Pagkalipas ng 2 oras, mga anak, nakatanggap ng paanyaya si Kapitan Tinong mula sa Kapitan General. Ayan.
At yan lamang ang ating mga pangyayari mula sa kabanatang ito. Ngayon, ang pinakapamagat mga anak ay ang mga mapagpanggap. Sino yung unang tinutukoy dito? Una ay ang mga praile na natutuwa nagkaroon ng lihim na pagpupulong. Ang pinag-uusapan ay si Crisostomo Ibarra. Isa pa, tungkol sa pagbibigay ng okay mitra kay Padre Salve. Pangalawa, ay sa bahay naman ni Kapitan Tinong na pagtatakwil sa buhay ni Ibarra. Pangatlo, ay ang paggawa daw ng bahay paaralan ni Ibarra ay gagawin daw na kuta ng mga tulisan. Ang ikaapat naman ay ang ayon kay Kapitan General, walang hiya daw si Crisostomo Ibarra. Lahat-lahat na ay walang tumatanggap o tumatangkilik sa pagkatao ng binata. Ayan. Thank you for watching.